Binayaran po namin ang aming prangkisa, nakapangalan sa kanyan. Dumaan kami sa masusing pag-iimbestiga, ID, kung ano-ano hiningi sa amin, titulo ng lupa. Kanya yun po, hindi ko pwedeng sabihin na pribilehyo yung ibinigay ko. Ang pribilehyo pong binibigay, yung libre. Eh, binayaran ko po yan, inutang ko po yung pinambayad ko dyan. LTFRB, binabayaran ba yung prangkisa niya? Hindi po tayo nag-aaway-aaway dito, ano. Kasi po iba yung cooperative, iba po yung individual. Aharangin ko lang po yung sinabi niya ng binigay ng gobyerno na pribilehyo. Wala pong katotohanan. Binayaran po namin yung prangkisa namin. Iba po sa sinasabi niyang pribilehyong ibinigay. Binayaran po namin ang aming prangkisa, nakapangalan sa kanyan. Dumaan kami sa masusing pag-iimbestiga, ID, kung ano-ano hiningi sa amin, titulo ng lupa. Kanya yun po, hindi ko pwedeng sabihin na pribilehyong ibinigay ko. Ang pribilehyo pong binibigay, yung libre. Eh, binayaran ko po yan, inutang ko po yung pinambayad ko dyan. LTFRB, binabayaran ba yung prangkisa niya? Wala pong bayad, Madam Senator, wala pong bayad ang... Ang iyon din ang alam ko sa media, so ano po yung binayaran ninyo, Mr. Ignacio? So ako eh, unang-una ko muna ng prangkisa, nagbayad po ako dyan. Nagbayad ako ng attorney's fee, nagbayad ako ng padyaryo. Oh, nagbayad ako sa LTFRB. Eh, paano, ibig sabihin, paano sabihin walang bayad yan? At eh, hindi, alam, sinuweldo yung taga-LTFRB kung wala kami nang babayad yan. Oh. Siyempre. Hindi po tayo nag-aaway dito, Senator Crispo. So, nagpapaliwanagan lang po tayo. Sino po? Kayo po ba may kooperatiba? Wala? Hindi po. Ako po pinakamatagas ang ulo. Hindi po ako nagkooperatiba. Hanggang ngayon po, individual kami na operator. Bakit ayaw niyo magkooperatiba? Eh, kanya, hindi pa nga po inin yung sinaing. Pag po inin na yung sinaing, ha, naayos ni Chairman Guadis yan, eh baka ako kauna-unahan na magkoconsolidate bukas. Ayusin muna nila. Oo, yung ruta nila, mga ganon. Ako, ayusin muna. Bigyan muna niya kami ng medyo mahabang-habang panahon para pag-aralan yan. Siguro, pag nakita na namin sila kompleto na, abe, hindi na ninyo kailangan sabihan sa akin na magkonsolidate ka. Ako na mismo pupunta sa LTFRB para magkonsolidate. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, ino na yung sinain, masarap ng kainin. Pero ngayon, nagsain sila, hilaw. Oh, tama. Actually, sa lahat ng mga hearing ko, kasi ako din na naghihiring pag telco, pag kuryente, pag tubig, talaga pagdating sa jeep transport, pinakamasaya tong hearing na to eh. Madam Chair, Sige, hindi na tayo matatapos. Mga alas 9 tayo dito. 30 seconds lang. Yung pong consolidation process, gaya nung sinasabi ni Ms. Serna, ano po yung proper dispatching of unit na darating ang unit, iikot yan on time to serve well the riding public? Ganun po yung proseso, ang aming programa dyan. May oras po mangyayari dyan. Kanya po, yung consolidation, kinoconsolidate natin yan para maiwasan na po, Madam Chair, yung agawan ng mga individual operator. So, may control po ang isang cooperative or corporation sa isang ruta na siya magpapatakbo niyan. So, lahat po ay kikita ng maayos, may iwasan ng aksidente, may iwasan ng agawan ng pasayaros. So, yun po yung purpose nun, ng consolidation. Kanya po, sinasangayon namin lahat ito. Madam Chair, last 20 seconds. Teka muna, isang ruta ba, isang cooperative o corporation lang? Yes, Madam Chair. Yes. Although not necessarily in Metro Manila, meron na pong nangyaring dalawang kooperatiba. Because of the demand. Yes, Madam Chair. Kaya we are supporting this program of the government, Madam Chair. Kanya lahat kami, nasabi nga nung kaibigan ko, Mar, Magnificent Seven plus God plus Guadis. Eh, wag naman ganun, Mar. Pero yung sinasabi ho nila ni Mr. Purino ng mga hindi tunay na leader, eh dito na ho namuti ang buko sa tapasang masta. Lahat po ay nananiwala sa akin. Even the ex-president of the United States, Barack Obama, kinonsider po akong leader. Nagpunta po rito. Andyan si Mr. Anthony D. Noong ilaunch po namin ang comet namin, electric vehicle, na ang technology nito ay galing sa Portland, Oregon. That happened on 2014. Ako lang po ang transport leader na kinilala. At nang dumating din po si Prime Minister Trudeau ng Canada, kasama ko si Ma'am Carmen. Yung ating pong PWD, hinarap din po ako niyan. Ako lang po ang mapalad sa kanila. Kanya yung sinasabi ni Mr. Purino, kasama tayo sa transportasyon, 300 pasayero sa mga pipirwiso, BPI po ang Magnificent Seven. Plus Mighty One. Teka muna. Sino ang itutuloy ang pasada next week? Kami sino po. Itutuloy? Pati ang ko. Si Piston, hindi? Ah, yung iba. So again, put your hands up. Sino yung itutuloy yung pasada next week? Oo. Itutuloy? Oo. Okay. Ato? Sino mag... Ikaw rin. Madam Grace po. O sige, salamat sa ako po. Ang desisyon ko po, babase lang doon sa pinag-usapan natin ngayon. Kung ano yung sasabihin na, okay. So sino yung Tigal Pasada next week? Yung iniisip pa ninyong Tigal Pasada? Okay. LTFRB, mapupunuan ba ito? Ako, nirerespeto ko si Mr. Valbuena at ang kanyang grupo. Kung sa tingin nila, karapatan nila yan, maghaya. Pero syempre, nakikusap ako sana, wag na. Pero dahil na gusto nilang maramdaman ninyo kung anong puwersa nila,
gagawin nila yon. Pero gusto ko rin malaman ang gobyerno na responsibilidad natin na bigyan ng masasakyan ng ating mga pasahero. Kaya ba ninyong punuan yan? Madam Chair, kayang-kaya po namin punuan yan. Kausap ko na po Magnificent Seven, kausap ko na po yung mga Bus Owners Association. And on those routes na hindi po mapupunuan, nandyan na po kami handa. Even for the peace and order, kausap na po namin ng PNP at saka mga local government units. We are ready for next week, Madam Chair. Okay, thank you. Now, ay pagpamuman niyo 523 na po. Hindi pa nagsasalita ang ating kalihim. Secretary Bautista, you are now recognized. Good afternoon po, Madam Chairman. Good afternoon, Senator Risa. Good afternoon po dito sa ating mga operators and drivers, no, ang other stakeholders po ng land transport sector, no. Una-una, nagpapasalamat ako na nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na makapag-usap-usap, no, at maintindihan natin yung mga issues tungkol dito sa modernization program ng ating mga motor vehicles, no. Alam niyo po, bago lang po ako dito sa sektor na to, no. And sa 7 months na nakita ko na napaka-importanting sektor nito dahil ito po ang may pinakamaraming pasahero, no, sa lahat ng sectors, no. Kaya po pinagtunan po namin ng panahon na pag-aralan tong modernization program na to, no. And nakikita ko po na talagang ito ay napaka-importante, no. Kaya nga po meron tayong 10 components nitong ating modernization program, no. And ang isa nga po na importanteng component is yung consolidation, no. And ito po pinag-usapan namin nila Kaobet, no. Kasi po I have met a lot of drivers, operators, and transport cooperatives, no. And sa lahat po ng mga nakausap ko, na-explain ko sa kanila yung importance ng program, eh sinusuportahan po nila yung program, no. Alam ko po na hindi siya perfect na program sa ngayon, no. Pero with dialogue, with the right communication, no, eh mariresolve po natin, no, yung whatever issues or mga problems po na nakita natin, no. Kaya naman po nung nag-usap kami nila Kaobet, nila Kaorly, no, nila Libay, eh napag-usapan namin yung mga issues, kaya po tingin ko naintindihan nila talaga yung importance nitong modernization program, no, na ang nakita ko nga po ay kailangan magkaroon ng consolidation, no. Sa tingin ko po kailangan magkaroon ng deadline, no. Hindi pwedeng maging open-ended po ito, kasi kung hindi tayo magbibigay ng deadline, eh walang susunod, no. Hindi po natin may implement itong ating PUB modernization program if we don't impose deadlines, no. Pagkatapos po ng consolidation, no, susunod po yung route modernization, no. Yan po pag-uusapan natin, no. Pagkatapos po niyan, pag-uusapan natin yung operations, no. Kailangan sundin natin yung mga schedules, no. Nasabi nga po na dapat ang naghihintay yung pasahero, hindi yung bus or yung jeep ang naghihintay na mapuno yung ating mga upuan, no. Dahil dapat po yung mabilis yung movement ng ating mga passengers, no. Yan po yung gusto naming ma-implement po yung ginagawa ng other countries, no. We need to implement po yung best practice in the industry, no. Ngayon po napakahirap nga na sumakay sa public transport dahil wala pong talagang tamang standard na ini-implement, no. So yan po yung ating gagawin, kaya nga si Mr. Balbuena, kinausap ko siya nung isang araw, sabi ko pag-usapan natin kung ano yung mga issues, no. Unfortunately, hindi ako sinipot ni Mar, no. Pero in spite of that, I am willing to sit down with him and with anybody who would like to clarify, ask questions, no. Kasi po dito sa Department of Transportation, isa po ang major objective po natin, no. Mabigyan natin ng convenient, accessible, safe, and affordable travel experience, no. Sa amin po sa DOTR, sabi namin yan sa lahat ng mga employees, dapat pag-isipan natin at ating always remember yung kasa, no. Yung kasa, very important po yan sa ating mga pasahero, no. Convenience, accessibility, safety, and affordability, no. And magkukuha po natin yan, mabibigay natin yan sa ating mga pasahero kung may implement natin itong ating PUB modernization program, no. And ito po hindi lang sa land sector, gagawin po namin to sa lahat ng sectors, no. Say to it that lahat po ng pasahero natin sa air, sa marine, sa rail ay ma-experience nila yung kasa, no. Ulitin ko po, convenient,
accessible, safe, and affordable, no? And yan po dapat pagtulong-tulungan nating lahat, no? Ang alam ko po, ang ating Kongreso, ang ating Senado ay susuportahan tong program na to dahil ito po ay makakabuti para sa milyong-milyong commuters natin, no? So, yun lang po, Madam Chair, ang Department of Transportation ay makikipagdialogo po sa lahat, no? I-explain po namin yung modernization program, explain namin yung mga components, no? Yung 10 components ng modernization program, no? And kaya lang po, hinihiling ko lang na sana ituloy natin yung consolidation, no? Ito po yung isa sa mga pinaka-importanting component ng ating modernization program, no? Diyan po magsisimula. At yan po ang palagay ko magiging trigger para magkaroon tayo ng successful modernization program for the land sector. No? Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair? Si Secretary Bautista, iba, kung ikukumpara mo sa mga ibang namumuno sa gobyerno, talagang nakaupo dito at nakikinig, hindi tayo binabara. Di ba? Binibigyan tayo ng pagkakataon, inabas ang ating salubin. Alam mo, ang laki ng problema niya. Kasi ito, isa lang to ha. Yung airport, isa pa namin pag pinag-uusapan yan. Kanya rin yan. Kanya yung air, land, sea. So isa pa lang to. Pero ang sinabi niya, pinapahalagahan niya to kasi ito yung pinakamaraming talagang taong apektado. Pero bigyan natin ng konting leeway din si Secretary Bautista. Hindi talaga ito sa inyo kasi kakaupo pa lang ninyo. Problema na po ito. Yes. Okay, pero salamat at pinakikinggan niyo kami. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafrey TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 0908-655-3757.